Check your time! Mga oras sa buong kapuluan. 11:01 bago ay 11:01. That's 10:49. Alas 10:49 sa buong kapuluan. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon. Good evening, the Visayas. And good evening, the Mindanao. Alagaan ang kalusugan mag MX3 Plus with the L-carnitine and CoQ10. Bawat MX3 capsule ay tataglay ng Alpha Mangosteen, ng Beta Mangosteen, at ng Gamma Mangosteen, mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya po tinawag ito na Plus, no? MX3 Plus. Kaya Plus dahil meron dagdag na, ano, na benefits ng CoQ10 at ng L-carnitine. Ang CoQ10 po ay isang, or Coenzyme Q10, yung kanyang buong pangalan, ay isang supplement po na kailangan ng katawan pag nagkakaedad na. Oo, kasi di ba as you grow older, the heart muscle weakens, no? Para lumakas pa yung ating heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman na naandyan din sa MX3 Plus ay tumutulong para maisaayos ng mas maganda yung ating panunaw o yung ating metabolism, no? Activities. For inquiries about MX3 products, ay pumunta lamang sa website mx3ph.com or tumawag sa hotline na 0918-888-8693. Ayan, sabi ni Sabashio Shiaki, no? What is MX3? Makinig ka gabi-gabi sa akin kasi gabi-gabi maririnig sa akin yan, ha? Kakabanggit ko lang, ha? Kinatanong mo na ako, an talaga yan ako, grabe ka talaga, ha? Ay nako, tawagan niyo ako 7001-7949 or 8721-2429. Ano sabi ni Jemily Spirito, Papa Jackson, mawawalan ba ng signal dyan sa Pilipinas starting on Friday? Ano meron sa Friday? I didn't know about that. I have no clue. Oh, really? There's such a thing? I don't know. Eh, ano nga nyo? Educate me, please. I don't know about that. Is it even true? Anyways, we have a caller from Australia. Si Faye ng Australia. 35 years old si Faye. Hello? Hello? Hello, good evening, Paul Papa Jackson. Good evening. Hello? Good evening. Hello? Hello, po. Narinig mo ako? Yes, po. Ako nga pala sa Yoda. Ang labo na signal. Hello, te. Dinig mo ako. Ganun po. Hello? Yes, po. Ayan. Saan ka sa Australia? Sydney, po. Sydney. Ayan. Gano'n kalayo ang Sydney sa Melbourne? Hindi pa po ako nakapunta pero parang 2 hours po sa plane. Ah, sa plane. 2 oras. Medyo malayo din pala, no? Pagka by land, mga gano'n kalayo? Ay, hindi. Wala po akong idea, Papa Jackson. Pag po nakapunta ako, sige, pag-aan ko po kayo. Wala ka na itulong sa akin pala. Sorry na. Sorry na po. Kailan ka pa na andyan sa Australia, Faye? 1 year na po. 1 year na. Saan ka sa Pilipinas? Sa Pasig po. Pasig. Anong ginagawa trabaho mo dyan sa Australia? Sa hospital worker po sa kitchen. Totoo ba 'yung sabi nila pag hospital pag pagkain ng hospital walang gaano lasa? Ay dito po masarap po. Kasi so, po hindi pinay din ng chef. Ano na? Dito po masarap 'yung pagkain sa hospital. Ah, talaga. Oh, sige. Medyo ano, medyo may delay tayo sa ano sa. Ang pagkakaiba po dito sa ospital, pwede pong pumili yung pasyente ng pagkain nila. Ah, talaga? May menu po kami. Ipili sila. Hindi katulad po sa Pilipinas. Huwag mo na lahitin yung Pilipinas. Okay na yun. Tumigil ka na dun sa may menu kayo dyan. Roland, tutuloy pa Roland eh. Balak. Sorry na po. Talaga, oh.
Okay na yan. Sige na. Alam na namin yon. Maraming humps dito na mukhang tanga, walang kinalaman. May mga kalsada na lubak na nare-repair lang pag may sumemplang na motor. Alam namin dito yan. Diba? Awal pala mag-left turn, pero yung left turn sign, hindi naman makikita, pero matitikitan ka. Alam namin dito yan. Anyways, anong dahilan ng pagtawag ni Faye? Nakakamiss po yung mga ganyan sa Pilipinas. Oo naman, di ba? Anong dahilan ng pagtawag ni Faye? May tanong lang, hingi lang po ng advice okay. Tungkol sa boyfriend ko po. Kwentuhan mo ko. Opo. Siya po, nakilala ko po siya sa, sorry Papa Jackson, pero sa dating app. Sa dating app po. And nakilala ko po siya na nandito na ako sa Australia, pero nasa Pilipinas po siya. Okay. Anong dating app yan? Tinder, gano'n? Hindi ko po sure kung familiar kayo. OKC po. Okay, Cupid? Yes po. Oh, narinig ko na rin yan. Alam niyo po? Oo, ang palagay mo naman sa akin galing sa kuweba. Hindi naman po. Oh, game. Ayun po. So, opo, nung halos kakarating ko lang po nandito, so, medyo nalulungkot po. Wala bago ako dito, walang kamag-anak. Mm-hmm. So, yun po, nag-dating app ako. Mm-hmm. At nakilala ko po siya. Pero yung dating app ko po kasi, ang nakalagay ay nasa Pilipinas ako. Kumbaga ano, nearby, Pasig ka din, no, kumbusa. Yes po. Ay, hindi po. Ang nilagay ko po ay Manila. Manila. Okay, o tapos? Opo. Yun po. Tapos po, 29 years old pa lang po siya. So, napaisip pa po ako kung gusto ko ba kasi mas gusto ko po yung kaedaran ko. Pero, dahil napaisip ka nung grade 1 siya napaisip ka nung grade 1 siya pa first year high school ka na parang gano'n. Sino? Diba? Hindi naman ganun po ba? Hindi naman. Hindi? Opo, grade 1 pa first year high school ka? Hindi? Opo. Tama po. Tapos? Yun nga po. Tapos hanggang naging kami po nang after mga 2 weeks. Mm. 2 weeks lang po. Okay. Tapos, okay naman po noon kasi matawag, so lagi kami video call. Mm. Hanggang, this was January this year po. Okay. So hanggang pagdating ng April, pagdating po ng March, yun po yung first time na in-invite ko siya kung gusto niyang sumunod dito. Okay. And nag-try kami mag-apply po ng visa niya. Okay. Pero... So you were willing to, you were willing to invest... You were willing to invest, di ba, with a guy you've not seen in person, only online? Not really invest po, kasi siya naman po. No. Hindi naman financial investment eh. But, you know, kumbaga, ano ba, yung ikaw ba yung dahilan ba't para makakapunta siya dyan or nag-apply lang talaga siya para malapit kayo? Nag-apply lang talaga po siya para malapit kami. Ah, kumbaga para, noong una po, ayaw. Noong una po, Papa Jackson, ayaw niya. Ayaw. Kasi... Siyempre po, wala siyang kakilala dito. Mm-hmm. Ako lang ang kakilala niya if ever. Mm-hmm. So, ayaw niya po nung una. Pero, pinilit ko po siya, kinonvince ko po siya until pumayag. Kaninong idea? Pero habang po nasa process ng application. So, idea mo na sumunod siya ng Australia? Yes po. Okay. Gets. Atuloy. Kasi naisip ko rin po, naisip ko rin po kasi para din sa career. Siyempre po, magiging mas financially stable din siya pag nandito. Okay. So, yun po. So, pero po, habang naka-apply yung visa, ina-apply namin, waiting kami sa visa niya. Na-feel ko po nagbago siya. Okay. So, hindi na siya
nabawasan po yung mga tawag namin. Mm-hmm. Tapos, may mga time po na talagang hindi ko siya makontak. Mm-hmm. So, dun po, nagdududa na ako. Mm-hmm. And, na-refuse po yung, na-deny po yung visa niya. Okay. Pero, yun, nagtuloy pa rin po kami kahit na mas lalong habang tumatagal, napifeel ko mas lalong nagbabago na talaga. Okay. And lagi ko po siyang tinatanong noon na may iba ka na ba, may meron ka na bang girlfriend dyan. Mm. Lagi niya dinedenay po. Until September, okay. Nagulat na lang po ako. Nagpalit siya ng profile picture sa Facebook. Mm. With the girl. With the girl. Naka-work niya po. Mm. September. Okay. So, yun na rin po. Yes po. Okay. Mm-hmm. So, early September po yun. So, yun po. Binak po na siya. Pero, eventually, in-unblock ko din. Mm. Nung umupa na yung galit ko, in-unblock ko po ulit. Okay. Tapos, after 3 weeks, nag-chat po siya. Mm. Nagsasorry and sabi niya, na-realize niya daw po na ako yung mas gusto niya. Mm. At yun, at hihiwalayan niya raw po yung girl. Okay. Tapos, ayun po, kaya pumayag po ako. Sabi ko, sige, try ulit. Pero sabi ko, re-apply po siya ng visa dito. Kasi, dahil ka-work niya yung girl, sabi ko, mapapraning lang ako pag nandun siya. Okay. So, yun po. Mm-hmm. Nag-apply po ulit siya and then na-approve. Okay. Pero hindi pa rin po sila naghiwalay ng girl. Mm-hmm. And recently lang po, I think two weeks ago lang sila talaga naghiwalay. Okay. Pero dun po yung problema ko kasi dahil masyado niyang pinatagal na makipaghiwalay. Lagi na po ako may doubt. So ngayon, maliit lang po siya ng reply kung ano-ano na po naiisip ko. So lagi na po kami nag-aaway. Ganun na po yung medyo naging toxic na po kami. Okay. So ako po, minsan nagigilty rin po ako na ganun yung pakiramdam. So yun po, naguguluhan po ako, Papa Jackson. Mm-hmm. But, it's arriving on Sunday. Mm-hmm. Ayun, tanong mo sa akin, ipapunta na pala dyan. May ticket na, ano? Opo, meron na po. Mm-hmm. Ano magiging work niya dyan? Sakit siya din po. Are you going to work in the... so you're going to work in the same facility? No po. Siya po in a restaurant. I-refer ko lang po siya sa... You're going to live nearby each other or you're going to live under the same roof? Under the same roof po. To sum it up, you met a guy online, you haven't seen the guy, naging kayo, habang kayo, he cheated on you, nagbalikan kayo, pero na nagbalikan kayo, may kapit pa rin siya, pero okay ka pa rin, pinapunta mo ulit, tumuloy ka pa rin papuntahin dyan, and he's arriving on Sunday, tama? That's the story, tama? Yes po. O, anong problema ngayon? Ang problema po is yung hindi ko pa rin siya mapagkatiwalaan hanggang ngayon. But may kinalaman ba yan kung masasolve natin yan? He is arriving on Sunday? It will not do anything eh. Kahit anong sabihin ko sa'yo, you are going to start from scratch kasi you are going to meet on Sunday. Whatever I tell you now will be irrelevant starting Sunday. Tama ba ako? Hindi naman po, Papa Jackson. Parang iniisip ko po kasi. Napaputol-putol. Hello, Faye. Napaputol-putol ka. Hello po. Nag-Jarvis ka. Oh, alam mo yung kanang kamay ni Iron Man.
Ayan, naputol na. Ang labo okay, ng layo, ang labo ng layo, parang relasyon ninyo. mga anong taon, ano, Faye? Hello, mga anong taon? Mga anong taon? Anong taon po? Nag-umpisa ka maging tanga. Wala, alam mo, kahit pag... Kahit pagalitan kita, Faye, dito, na whatever I'm going to tell you will be irrelevant on Sunday. Kasi parating na siya. Kasi ganito, ano, if hindi siya darating on Sunday, I will tell you pakipag-iwalay dyan. Because things are so blurry right now. Things are so, ano, tawag nito, unsure. Ang dami mga bagay na, ano, a lot of the things na kinento mo sa akin, they are out of the elements. Diba? Imagine mo pumayag ka maging kabit. Or pumayag ka may kabit siya. Yun eh. Kasi nung nagbalik, niloko ka niya, nagbalikan kayo, sila pa rin eh. And you are to be blamed for giving this guy, di ba, the leeway, di ba, the extra list to cheat on you. I understand po. Yes. So, kung hindi siya darating on Sunday, sabihin ko sa'yo, tigilan mo na yun. Kaya lang, I believe that your love for this guy is so much bigger than your doubt sa kanya. So what anyone, di ba? What else anybody can do? Wala naman eh. Ako bilang kaibigan, may good luck lang kita. Kasi alam mo, very ano, no, convoluted itong ano. Convoluted, hayop. Ibang klase mga grammar natin. Oh, magulo itong setup. Imagine mo, di ba? You are going to meet this guy for the first time. Di ba? After being in a relationship with him. Opo. Yung mga trials na pinagdadaanan ng isang relasyon na pinagdadaanan ng normal ng dalawang taon nagmamahalan na nagkita, napagdaanan nyo na habang hindi pa kayo nagkikita. He cheated on you, had third party habang hindi pa kayo nagkikita, naging kayo online, and you're going to meet in a foreign country. You are not in the Philippines, but you are both in the Philippines. Imagine mo kung gaano ka-weird yung love story ninyo. Honestly, alam mo, Faye, I can only wish you good luck. Alam mo, itong kwento ninyong dalawa, if this is going to work out, congratulations sa iyo. Nilaban mo to eh. Di ba? Ikaw yung brainchild, ikaw yung architect ng kwento na to. Ikaw yung architect ng kwento na to. Yes. Di ba? Tanda mo ha, sa'yo nang galing ito. Di ba? Nagpunta ka ng Australia, nalulungkot ka, nag-install ka ng dating app. In-architect mo to. Oh, 'di ba? Tanda mo, inorchestrate mo ito. Naghanap ka, sinadya mo maghanap ng Pilipino kahit nasa Australia ka. Specific ka sa gusto mo. Nakuha mo yung gusto mo. Nagkajowa ka, 'di ba? Okay. Ng Pinoy. Ito yung pinakamalupit na part. Okay. Hindi mo kamo gusto kasi mas bata, pero tiniis mo, niloko ka pa. Ayaw mo na sa mas bata, niloko ka pa. Ang malupit na part, itong pinakamalupit na part. 'Di ba? Imbis na magkita kayo pag uwi mo kasi taga-Pilipinas kayo, niyaya mo, tara dito sa Australia. Marami dito kangaroo tsaka ano, didgeridoo, ganun. Nag-apply ng visa. Nag-apply ng visa na deny, nag-apply ulit, natanggap. Natanggap siya nung pangalawa after kanyang lokohin. Imagine mo yung kwento. Ang gulo ng kwento, pero if this love story succeeds, congratulations sa iyo. Good luck lang talaga, yun lang kaya ko sabihin. You were saying... Ang worry ko po kasi Papa Jackson, kapag nandito na siya, tapos ganun pa rin yung isip ko, parin pa rin ako, baka hindi rin mag-work. I don't know, Faye. No? Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yan. No? Kasi that's a very hypothetical question eh. Di ba? Kahit sagutin ko yan, what will matter is what's going to happen starting Sunday onwards. You could be right, you could be wrong.
maybe he will have the chance para i-redeem yung sarili niya. Maybe he was going to prove to you that manluloko nga siya. I don't know. Diba? Oo. Tanda mo ha. This is a guy you have not met. This is a guy you have met online because the two of you were online naghahanap ng kalandian. Yun ang katotohanan niyan eh. Lumandi ka online, nakahanap ka ng malandi, lumandi sa iba ha. Diba? Habang kayo, hindi pa kayo nakikita, magre-reklamo ka. Ano, anong mapapala niyo sa mga ka-online-online niyo eh? Diba? Dami manyak dyan eh. Alam mo, feeling ko, Fe, ano? You find comfort dun sa idea na nagjawa siya ng iba pero nagising, parang yun ang dating eh, no? You try to find comfort dun sa idea na kahit nagawa kanyang lukuhin, one day, the guy woke up and realized na, oh my God, kay Faye pala ako mas masaya. That's where you find comfort eh. Nandun ka nagre-redeem ng sarili mo eh. Tama ka mali? Tama po. Exactly. So you're going to find out after Sunday. Magkikita ka sa airport. Baka maglaplapan ka sa airport ha. Iuwi nyo muna sa bahay yan. Tawa ka, no? Kasi malamang ganyan kayo online. Pero gusto ko yung dito, Papa Jackson. Ha? Hindi po. Uso po dito yan. Yung laplap? Yung naglalaplapan sa mall. Talaga? Ayoko pala mag-mall dyan pag nakapunta ako dyan. No, Roland, no? Ayoko. Pagkukulong ako sa bahay ng kuya ko. Ayoko nakakita ng mga naglalaplapan. Mapapasana all. Mapapasana all ka na lang. Diba? Mabuhusan ko ng malabing tubig. Ay, mapas ka sa... Pag nakakita ko naglalaplapan sa mall, ano? Roland, sabihin ko, yan, mapaspasana yung mga nguso ninyo. Ganon. Maybe, ano, maybe, Faye, maybe we're going to talk, no? After Sunday. Pero ganito, ano, I want you to remember a few things, okay? Okay po. Okay. Let's hope, no? Fingers crossed na sana it is going to do good for him moving to Australia. Because you have to remember, if this is going to ruin, or maybe if him moving to Australia will not be so aligned with what he wants to do sa buhay niya, you are going to be blamed. Whether you had the best intention sa kanya or not, sa kanya niya, he's going to put that on you. Fingers crossed, sana this works out for him. Yes, okay. Pangalawa, sana mag-work out yung relasyon na meron kayo. Kasi imagine mo, how weird would that be that he went to Australia to meet up a girlfriend he's never seen before, cheated on that girl, and yet still went to Australia. Tapos ang ending, he will be in Australia, pero hindi na kayo. Sana mag-work out talaga. So there's so much pressure for you to work things out. But, wag sana kayo ma-pressure. I hope that the only reason, if you want to make things work, is not because you have put so much effort into it. Sana hindi yun ang dahilan. Sana mag-work ito because you are going to realize na mahal yung bawat isa. I hope that's the reason. And you're going to find out and discover that on Sunday moving forward. Yes po. Papa. Huwag muna kayo makiuso ng laplapan sa mall, ha? Uwi kayo, uwi. Hindi po. Opo, hindi po. Hey, good luck. No, good luck. Tandaan mo, ha? O, jumawa ka ng 26 years old. Di ba? You cannot expect... 29 po. Ah, 29. Oh, sorry, 6 years old pala. Jumawa ka ng 29 years old. You cannot expect, di ba, that he acts 35 years old. Di ba? He will never know how it feels to be your age at 35. But you know how to feel. You know exactly how to feel like 29. So... with that, I'm not saying na hindi siya mag-a-adjust dapat, pero may i-a-adjust ka kasi mas nakakatanda ka. Opo. Good luck. Yes, balitaan mo ako after Sunday, ha? Opo. Papa Jackson. Oo. Thank you so much po. Mag-ingat ka dyan. Ikamusta mo ako sa mga... Ay, hindi po na kausap ko na po yung... Nakausap ko na po yung favorite DJ ko po. Ay, thank you. Since... Huwag mo na sabihin yung sins. Okay na yan. Something. Na, some years ago. Favorite DJ. Tapos na doon. Wala na yung sins. Oh. Salamat sa pagtawag, Faye. Thank you very much for calling. Thank you so much po. Thank you so bye-bye. Much po. Good evening po. Si Faye ng Australia, mga panggano.